Magandang hapon sa lahat. Ako si Randy Noblesa. Ako ang nag-handle ng kursong Issues in Cultural Education ng Graduate Diploma in Cultural Education para sa Batch 2 ng Marinduque State College. At kasalukuyan din akong tagapag-ugnay ng GDCE na programa sa Rehiyong Mimaropa at Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura. So kung umabot tayo sa yugto na ito ay pinapasalamatan ko ang Batch 2 ng GDCE mula sa Rehiyong Mimaropa sa lalawigan ng Oriental Mindoro, sa Romblon at siyempre sa Marinduque. So matatapos tayo sa darating na Setyembre 26 at lampas na tayo ng kalahati ng ating kurso na CulEd 204. So hayaan niyo ako na ibahagi kung ano yung ating mainabot at kung ano yung mga inaasahan na kahingian para sa huling araw ng CulEd 204 bilang paghahanda sa mga kasunod pang hakbang para makatapos tayo ng level 2 sa GDCE. So marahil ay naninibago kayo sa ating schedule na dati no level 1 ay summer. Noong panahon na yun ay kayo ay 34 pa. Pero ngayon dalawang taon, 20-21 ay nabawasan na tayo ng dalawa dahil di na sila nakakuha ng mga subject dahil kasabay ng kurso natin sa GDCE ang kanilang kurso sa masteral sa public administration at sa masters in education. So gayunpaman ay nagpapatuloy pa rin ang 32 na mga mag-aaral ng batch 2 ng graduate diploma in cultural education at sa katunayan ay nakaapat na tayo na meeting para sa CulEd 204, ang unang kurso para sa level 2 para makamit nyo ang degree na graduate diploma in cultural education upang maipagpatuloy nyo ang inyong MAED in cultural education sa inyong pinapangarap na pamantasan. At pangarap ko din na dito sa Marinduque State University, marahil sa susunod ay magkakameron na rin tayo ng MAED in cultural education. At malamang matatapos din ang una natin na batch ng Bachelor in Culture and Arts Education. So kasalukuyan na silang nasa huling antas para makatapos tayo ng unang batch ng BKM. So ngayong level 2 ay dito tayo nagsisimula sa CulEd 204 Issues in Cultural Education. Pero dati ito ay pangalwa sa huli bago ang huling kurso na development ng culture-based lesson exemplars. Pero ngayon ay nauna. So ito ay nagsisilbi na parang tulay doon sa level 1 at sa tatlong susunod na kurso para sa level 2. So ngayong level 2 ay nagsimula na tayo ng September 4 kagaya na nabanggit ko at inaasahan tayong matapos sa December 19 ngayong taon. At umaasa tayo na yung lahat ng 32 na teacher scholar ay matatapos din ng maluwalhati. So para mangyari yan ay meron tayong ilang mga kahingian na sana ay maibigay natin sa tamang panahon. So sa kaso dito sa CulEd 204 ay ang ating deadline ng lahat ng mga kahingian ay sa Setyembre 26. So ito yung natin schedule pero may pagbabago dun sa mga course code tsaka sa sequence pero gayon pa man ay tuloy lang tayo katulad nung dating CulEd 208 ngayon ay 204 na. Ito na yung kinukuha natin. So kagaya nung nabanggit, September 4 tayo nagsimula at sa darating na September 26 ay matatapos. Tapos ang susunod naman ay CulEd 205 na ngayon, dati CulEd 207 o yung media-based cultural documentation. So ang mag-handle naman ng klase na to ay walang iba kundi si Architect Manulet. At ang pangatlo naman na kurso na kukunin nyo, malapit na ito sa dulo, ay ang inaabangan siguro ng iba nyo mga kaklase dahil ito ay tungkol sa local cultural mapping
CulEd 206 dati, ngayon ay 206 pa rin, hindi nagbago. So hindi kagaya ng unang dalawa at yung sumunod ay nagbago. So ang huli na subject ay Development of Culture-Based Lesson Exemplar at sa November 27 ang magsisimula hanggang December 19. So lahat naman ng itong mga detalye ay napag-usapan na natin noong orientation noong nakaraan na Agosto pa. So tuloy lang tayo, kagaya ng paliwanag, napalitan yung ibang mga sequence at yung code, pati yung schedule, pero yung mga core subject o yung mga kurso na kinakailangan ng graduate diploma cultural education scholar ay yung mga sumusunod. So yung level 1 ay foundation and pedagogy of cultural education kay Sir Orlan yan, yung level 1. Yung review Philippine history and heritage ay kay Sir Shao Chua, at naalala nyo pa siguro yung ating mga programa sa YouTube na Shao Time. At yung cultural diversity and languages of the Philippines ay kay Dr. Bulaong naman. At ang huli, pero una yung kinuha, ay kay Victor Emmanuel Carmelo Nadera Jr., yung Philippine Arts. So dyan talaga tayo nasubukan at dyan din napurbahan ang ating data at ang load, maging ang ating signal at connectivity sa kanya-kanyang lugar. At ngayon ay nagsisimula tayong muli at meron tayong panibagong kurso. Ito na yung Issues in Culture Education. At meron din tayong mga module na ginagamit at sana ay napakinabangan natin. At kung meron man puna o kakulangan ay tiyakin natin na ito ay mapaparating natin sa kinaukulan at maaari natin ito mapagbuti sa susunod. So para sa CulEd 204, ito yung mga nilalaman. So noong una tayo nag-meeting, hindi na natin kinailangan na magkamera ng mahabang orientation kasi nagawa na natin yan noong day zero natin. So wala nang day zero kundi diretso na tayo sa day one. At ang paksa ay tungkol sa overview, halaw sa syllabus na inahanda ni Dr. Joseph T. Salazar. At nakita na natin nung pang bago magbukas ang Google Classroom, pinaliwanag na natin na merong module at merong mga individual at pangkata na gawain. At binigyan ko rin ng diin na yung mga nilalaman nito ay nado na sa syllabus lahat. At ang pinagtutunan na lang natin na mas higit na pansin ay yung proseso. So ang proseso natin, kagaya pa rin nung nakaraan, ay nasa flexible na modality. At ang unang proseso ay pag-aangkop sa VUCA na daigdig dahil hindi pa naman natatapos ang COVID-19 at ang pandemya. So nagbago lang yung alert level pero nananatili pa rin yung mga lockdown at mga issue at mga concern tungkol sa pandemya. Kaya mahalaga isalang-alang yung VUCA o yung volatility, yung uncertainty, complexity at ambiguity. So walang kasiguragahan, walang katiyakan ang ating mga ginagawa. Kaya kung ano yung meron tayong control ay panghawakan natin dahil alam na natin kung kailan yung mga deadline, kung kailan yung pasahan, sino yung mga kagrupo natin at kung ano yung ating paksa ay sana hindi tayo palaging magpapaabot ng deadline. So alam naman natin, marami naman talagang ginagawa at palagi hindi tumutugma yung dami ng ating ginagawa sa oras na meron tayo. So sa pangalawang araw, agad-agad, noong sumunod na meeting natin ay pinasadahan natin kung ano yung nilalaman at prinoseso natin yung module 1. Pero nagpakita din tayo kung ano yung inaasahan para sa module 2. So ayon doon sa paksa, pinakita natin kung ano ba yung sequence o yung pagkakasunod-sunod ng kontemporaryong kultura sa pamamagitan ng paglalahad ng iba't ibang mga paksa na nilatag ng ating mga teacher-scholars sa kanilang unang individual na output at bilang paghanda sa kanilang pangkata na gawain. So na pag-usapan natin yung mga
issue na may kinalaman sa education 4.0, sa 21st century na learning, at makikita natin yan sa mga piniling mga babasahin at mga ginawa ng annotated bibliography ng ating mga teacher scholars. So paghahanda yan sa pamamagitan ng paghahanda ng participant analysis para makagawa ng problem at objective 3. So medyo na-delay ng konti yung ating pagpapasa, pero umabot naman sa deadline. Pero yun nga, sana ay hindi lang palaging naghahabol doon sa deadline. Kung maaari ay i-beat natin deadline sa pamamagitan ng pagpapasa na mas maaga. So ang inaasahan na output dito ay at proseso na gagamitin na yung log frame matrix. So medyo dated na yun nating ginawa kasi ayun, si Keanu Reeves pa rin naman ang bida sa The Matrix, pero meron ng bago, pang-apat na installment ng Matrix. So meron ng Resurrections, The Matrix Resurrections. So sa darating na Pasko, at sana pagdating ng Disyembre ay hindi lang darating yung bagong pelikula ng The Matrix, kundi matatapos din tayo sa ating Level 2 at sa ating Graduate Diploma in Cultural Education. So, noong nakaraan na dalawang meeting naman, nagpalit tayo ng mga groupings. Yung iba ay nalito, pero binigyan na natin ng konsiderasyon na hindi per module yung ating groupings. Kasi kung per module ay yung palang pangalawang araw ay bago na yung ating module, ay dinagpalit na rin sana tayo ng mga kasama sa grupo. Pero sinasaalang-alang natin na yung familiarity sa bawat isa ay pagminsan hindi din maganda kasi masyado tayong nasasanay, at pagminsan pag walang ginagawa o sobrang ginagawa, nagiging normal yun. Eh, dapat ay nadidistribute yung ating mga gawain sa bawat membro na individual ng isang grupo. So hindi lang yung leader. So dapat ay lahat ay nakikipag-ugnayan. So no September 11, hindi lang ika-dalawampung anibersaryo ng 9/11, kundi pangatlong araw din natin, at yun nga, pinapaliwanag ko, iba yung ating module at iba din yung ating mga kasama sa grupo. So no nakaraan ay syntax ng contemporary culture yung pinag-usapan, ngayon naman ay cultures in time and space. Pero ang naging proseso natin ay naging bukas lamang tayo sa mga konsepto na nakabatay sa kultura, at ginamitan natin ng open space technology, at binigyan natin ng diin yung FLOSS o yung free, libre, open source na software. So hinalin tulad nga natin sa Cathedral yung proprietary software katulad ng Windows o kaya ng Mac, at hinalin tulad naman natin sa Bazaar o Changi o Talipapa yung open source na software kagaya ng Linux. So sana ay hindi tayo mahirapang mag-transition mula sa Windows o Mac papunta sa Linux, kasi yun ang binibigyan ng halaga ng open space technology. So nung sumunod na araw, nung day 4, ito na yung huli natin na meeting. So pinaghahandaan natin yung ating gagawin na workshop para sa day 5, na ito yung mga paksa. So technology, environment, calamities, disease, conquest, conflict, trauma, memory, ethics, professionalism, sustainability, at community. So ito ay consistent pa rin sa syllabus na ginawa ni Dr. JTS para sa CulEd 208 pa, ngayon ay 204 na. So para mas lalo natin itong ma-appreciate at mabigyan ng pansin, ay gagamit tayo ng mga cultural icons, so mga sagisag kultura, at gagamit din tayo ng 4D na cycle. So mangangarap tayo, magdi-dream, at mapupunta tayo sa ating destiny. Kailangan natin ay magkaroon din ng design kung paano makakarating doon. At sa pamamagitan ng pagtatanong ay makukuha natin po ano yung mga kinakailangan ng mga tugon. So napag-usapan natin dito yung
image of thought na arborescent tsaka rhizomatic. So yung arborescent, yung salitang ugat ay arbor o puno, so pataas. So parang kagaya ng problem tree, mayroong mga ugat at mayroong mga sanga. Pero rhizome, ayon sa paliwanag ni Gilles Deleuze tsaka ni Felix Guattari, ay parang binaliktad na puno kasi yung rhizome ay underground na network ng mga ugat na hindi natin nakikita pero kailangan natin siyang hukayin para magpalalim tsaka magpalawak. So para mas maging local at nakakonteksto ay ginamit natin yung analogy ng banga para sa pag-aaral ng pagkataong Pilipino ni Prospero Cubar na yung banga ay merong labas, merong loob at merong lalim. So sana ay na-appreciate natin to, lalo na ang ating proseso dito ay appreciative inquiry at yun natin normal na ginagawa na SWOT analysis ay pinalitan natin ng SOAR. So pinalitan lang natin at binago yung weakness tsaka yung threats, ginawa na lang natin aspiration at results. So para ngayon araw, September 18 ay magkakameron tayo ng palihan o workshop. So nakahati na kayo sa panibagong grupo na naman. So tapos na yung grupo natin on day 1 at day 2. Tapos na rin yung grupo natin day 3 tsaka 4. So yung grupo natin ng day 5, 6 tsaka 7 hanggang sa huling araw ay yun ang huli. At yun ay mas maraming bilang ng grupo pero mas konti ang membro ng bawat grupo. So ang hinahanap natin dito na mga paksa, yun natin mga ginawa ng participants analysis, ng problem, ng objective 3, nilagay natin sa open space technology, pagsasama-samahin na natin para makagawa tayo ng cultural advocacy. So sana magawa tayo ng integrated na bibliography. At yun yung ginawa na natin dati na annotated bibliography. At yung problem at objective 3, sana ay natukoy na natin kung ano ba yung mga root cause at kung ano ba yung mga means at ends. At syempre ginamitan na natin ng open space technology at appreciative inquiry para makumpleto na natin yung log frame, logical framework, para makita na natin yung huling module ay tungkol sa input at impact. So hanggang saan yun natin aabutin. Kaya para magawa natin ito, so yung mga sumunod na meeting ay bibigyan natin ng panahon na mas malaliman na mapag-usap yung mga grupo at maglalaan din ako ng panahon kung kailan tayo magkakamera ng konsultasyon. So sa isang linggo ay meron akong dalawang session para sa konsultasyon pero ito ay nasa araw ng Martes at nasa araw ng Biyernes. Masyadong late na pag Biyernes pa kaya ang minumungkahi ko ay sa darating na Martes sa Setyembre 21 na napaka-historical din na pagkakataon kasi isang kalahating daan taon na ang batas militar kaya wala naman tayong dinideklara dito pero sana ay mabigyan din natin ng adikain kung ano ba ang nakikita natin na mas nangangailangan nito. Kung sino yung mga marginalized na sektor at pinakanangailangan ay yun ang bigyan natin ng mas higit na pagkakataon para mapakinggan at marinig sa ating lipunan. So sa day 6, hindi ko kayo masasamahan dito. Na-assign na natin ang ating mga grupo. So yun ating apat dati na grupo na binubuo ng tiga-wawalo na miyembro. Eksaktong 32 lahat sa buong klase. Ngayon naman ay nabaliktad lang. Apat na ang miyembro ng bawat isang grupo pero walong grupo na. So hinati natin itong mga 21st century na tema na to at sana magagawa tayo ng tig-isang abstract na pwede natin ipasa o sakali sa mga kumperensya. At paghandaan natin, yun natin culminating activity, so kailangan natin mag-record ng ating mga bahagi, magkaroon ng streaming sa 25 o sa 26
maghanda ng mga title cards, gumawa ng countdown, at kung posible ay gumawa din ng catalog, at wag lang sa deadline tayo magkaroon ng promotion. Kung kailan yung petsa, kung kailan ipapalabas, ay doon lang tayo mag-promote. So agapan natin bago yung mismong event sa 25 o sa 26. So sa darating na hanggang 25 lang talaga tayo. So itong tinutukoy na culminating activity dito ay ito na yung inyong i-stream ng live pero pre-recorded na. Ngayon, kung kailangan nyo ng allowance, kailangan nyo ng konting panahon para mag-pre-record dahil hindi nyo nagawa ng nakaraan, so pwede natin gamitin yan at sa 26 natin papanuorin yun natin streaming. Kahit hindi na live ay mapapanood pa rin natin dahil pinagandaan natin yan. So bilang paalala, tapos na tayo doon sa atin mga groupings on day 1 at day 2. Ito yung apat natin na groupings. So medyo naghahabol palagi ng deadline pero kailangan natin tandaan na bago pa yung atin pagsisimula sa klase sa CulEd 204 ay meron na yung schedule kung ano yung ipapasa, sino yung mga kasama natin, at kung merong paglilinaw ay yun yung mga synchronous natin ng mga session. At sa malaking bahagi yung mga asynchronous na session ay para sa inyong mga grupo ng mga teacher scholars. So kinakamusta ko na lang kung sino yung mga tagapag-ugnay ng mga bawat pangkat. So dito tayo medyo nagkalituhan. So ang bilang kasi ng iba sa inyo ay per module at hindi per day. Although ang design naman talaga ay isang araw ay isang module, pero nakita naman natin kung gaano tayo kabilis sa pagpapasa o sa kabilang banda ay hindi ganun kabilis. Kaya per day ang ating bilang at hindi per module. So medyo kailangan ng, kung sa exercise ay recuperation, o kailangan natin mag-recuperate, bumawi ng konti. Kaya ang susi dito ay one or two steps ahead tayo kung kailan yun deadline. Kaya meron pa tayong panahon kasi may deadline na ulit tayo sa Sabado at ganun din sa Linggo. So dapat pinaghahandaan natin na mas maaga. So ito na yung huli nating set ng mga deadline at mapapansin nyo na meron na dito nakalagay ng mga paksa at meron mga gawain at meron na mga nagsimula na makilahok doon sa storytelling, pero ang balita ko ay wala munang session, pero pwede naman natin yung bawiin at nakikiramay tayo sa pamilya ng ating storyteller, ng ating master storyteller. Bibigyan natin ng panahon naman para makapagluksa, pero yung mga dumadalo doon sa storytelling sessions, kagaya na nabanggit ko ay apat na session yun. Nakaisa na kayo, so kailangan nyo pa ng tatlo. So sana matapos bago mag September 26, kasi kung hindi, mag-extend din kayo at ayaw natin na mag-overlap yun natin ginagawa sa CulEd 204 at yung gagawin nyo kay Architect Manulet para sa media-based cultural documentation. So para sa assignment, kagaya ng paliwanag ko at lilinawin ko uli. So yung day 1 at day 2 ay na September 4 at 5. Yung unang araw, yung Sabado, ay para sa individual na gawain. Yung Linggo, yung pangalawang araw, ay para sa pangkata na gawain. So noong unang araw pa lang ay pinaliwanag ko na yan. No orientation pa lang ay napag-usapan na natin yan. Kaya kailangan natin i-reinforce kung medyo nakakalimot yung iba natin mga kasama. So noong day 3 at 4, ganun din. Medyo nagkalituhan dun sa pangkata na gawain. Yun nga, may rhythm yan. Pag Sabado, individual, unahan nyo na para yung gagawin nyo para sa Sabado na asynchronous na session, para hindi kayo sa Linggo mag-uusap pa lang, unahan nyo na ng weekdays para magamit nyo yung ibang araw, ma-maximize pa sa iba nyo mga gawain. So para sa day 5, 6, at 7, so ito na, marathon na to, hindi na ito sprint. So hindi na pa isa-isa yun natin na ginagawa, kundi talagang serye na siya. So meron tayong mga gagawin na paksa na ginamitan ng open space technology. At kung hindi kayo nagkasundo sa inyong mga paksa, ay meron naman ang
tiyak na gagawin para sa September 9. Ang gagawin na lang ay yung open space na technology na aktibidad, at sa darating na 25 ay kung good na kayo, hindi ko na sisingilin yung para sa module 5 na mga deliverables. So exempted na kayo dun. Kasi kung limang module, tigda dalawang gawain, 10 dapat ito. So ninegotiate na natin at binawasan para hindi na masyadong gagawin. Maraming gagawin. Alam kong marami na tayong ginagawa talaga. So bilang konsiderasyon, ito yung ating mga options, yung mga alternative. So nadya yung mga CulEd advocacy. Ibig sabihin may grupo na tayo dito. Kung ito ang inyong pipiliin, makipag-ugnayan na lang kayo doon sa mga grupo. May dalawa tayong grupo na dyan naka-assign. Kung hindi nyo nagagawin yung module 5, yung activity number 9 at 10, at yan na lang ang gagawin. So good na yun. Tapos yung integration activity, kung nakita niyo yung mga ginawa ni na Binibining Rizaline, ni na Ginoong Earl, ni na Sir Roy, tsaka ni Sir Jera, tsaka yung mga ginawa no level 1, ganun yung gagawin natin para sa CulEd 204. Pero yan ay hindi lang pang CulEd 204, kundi para din sa mga susunod. Yung 205 ni Architect, yan 206 kay Ma'am Rica, at hanggang doon sa 207 kay Sir Joseph, kay Sir Jonathan Jimenez, ay gagawan din natin ng output na libro o proceedings. At kung hindi proceedings, pwedeng yung minumungkahi ko na pre-recorded na web symposium. So yung mga abstract na ginawa nyo ng advocacy ay ilalahad nyo lang. At kukuha kayo ng reactor o ng magbibigay ng komento do sa inyong ginawa na symposium. At nabanggit ko na yung tungkol sa BookNook storytelling na session. So nagsimula na yan noong nakaraan na September 3. At meron sumunod na session na 10. So dapat yan ay abot hanggang October 1. Hindi pala, October 1 yung huling session. Pero tayo hanggang 26 lang. Kaya i-compensate na lang natin sa ibang gawain. Meron akong ibang pinadala. So, paalala muli, ito yung magiging paksa na tatalakahin para sa workshop sa ating ika-5 meeting. So ipapaliwanag ko lang yung mga kailangan at yun schedule natin para sa darating na consultation sa September 21. And ito yung mga paksa na tumutugma doon sa inyong mga grupo. So meron ditong 8 paksa na minungkahi ni Sir Ferdy Lopez, ni Dr. Ferdinand Lopez. So, 4 lang talaga ito na paksa, pero sa bawat isang paksa ay meron 2. Kaya pwede nang magkaroon ng dialogo. So, yung 2. So, pwedeng dagdagan. So, ito yung mga tema, at pwede nyo dagdagan pa ng tema ng sa inyo, pero meron na rin fixed na tema. So, titingnan na lang natin yun kanilang ugnayan. At nilagay ko na rin dito kung saan nyo pwedeng ipalit kung anong alternative o option ang pwede nyo gawin. So, yung gagawa ng cultural advocacy, given yun. Pero kung gusto nyong gumawa ng abstract para sa mga konferensya, katulad nitong Digital Humanities Conference sa darating na Nobyembre, so magpasa lang kayo, tanungin nyo yung detalye. At yung integration activity, nakita nyo na kung paano ginawa. Pero kung hindi nyo magagawa yung libro o proceedings, merong 6 na serye ang GSIS na webinar. So, panoorin nyo rin yun kung hindi kayo a-attend, at kung kayo yung gagawa ng symposium, edi yan. Ang inyong tema, pwede kong imungkahi ay tungkol sa Mimaropa Creative Hub. So, hindi lang ito para sa Marinduque, hindi lang para sa Mindoro o sa Romblon, kundi sa Palawan din at sa buong rayon na Mimaropa. At yan, medyo ulit-ulit na tayo dito sa BookNook storytelling, pero kukunti pa lang kasi nakakaalam, kaya kailangan natin ipaalam pa sa masigit na maraming bilang ng tao.
At yung iba na interesado, pwede ko ipaliwanag kung paano nyo gagawin na kwento o istorya yung darating na taon sa 2022 ay ika-apat na daan taon na ng Diocese of Buwak. At pag yan ang pinag-usapan, hindi lang Buwak ang pinag-usapan kundi yung buong diocese ng Marinduque. So kasama yung mga bikarya, kasama yung mga bayan, kasama yung mga parokya, at yung mga basic ecclesiastical ng mga komunidad. So palagay ko ay hanggang dun lang ang ibabahagi ko, at sa darating na meeting ay mas mapapalalim pa natin to, at sa September 21 ay bibigyan natin ng panahon yung bawat membro o bawat pangkat para makapag-konsulta sa mga paglilinaw nila sa kanilang gagawin. So maraming salamat at manatili tayong ligtas sa COVID-19 at sa iba't ibang mga variant nito.